Welcome back sa ating channel, mga friends. Sa ating featured video for today ay ating pag-usapan ang pagkakaroon ng positionless players ng basketball game sa kasalukuyan. Maaari kayang mangyari ito sa basketball sa Pilipinas? Tara at samahan niyo po ako. Ang larong basketball ay nagkaroon ng malaking pagbabago noong mga nagdaang taon. Unti-unti nang pinapalitan ng mga players na kayang maglaro ng maraming posisyon ang mga traditional roles at positions sa isang team. Gone are the days na ang isang team ay may isang traditional big man, point guard, shooting guard, small at power forward. Napalitan na nga sila ng mga interchangeable players na kayang maglaro ng iba't ibang posisyon. Ang positionless basketball ay makikita na natin sa US NCAA at maging sa NBA. Ang player efficiency at versatility ay mas napapansin na nga ngayon ng mga NBA teams dahil ang mga players na ito ay mayroong skill sets na kayang mag-exceed beyond their natural positions. Nakakakita nga tayo ng mga laro kung saan ang isang team ay mayroong isang sentro at apat na guardia or wing players na naglalaro at the same time at lahat nga sila ay kayang pumunto sa tres. Ang laro nga ngayon sa NBA ay mas pinahahalagahan ang 3-point shot. Ito ay pinasimulan ng Golden State Warriors kung saan si Steph Curry ay napapalibutan ng mga players na kayang tumira sa perimeter. Ang mga big man na dati ay ginagamit lamang sa shaded area ay sa ngayon nga ay kayang-kaya ng tumira sa perimeter and beyond the arc. Ang ilan sa mga modern big man sa NBA ay sila Joel Embiid, Kristaps Porzingis, Anthony Davis, LaMarcus Aldridge, at si Draymond Green. At isa nga ang ating NBA hopeful na si Kai Soto sa naihahanay na isa sa mga modern big man in the future. Si Nikola Jokic na bukod sa kayang tumira outside ay may kakayahan ding magdala ng bola at siya nga ay regarded as the NBA's best passing center sa kasalukuyan. At hindi nga lang sentro ang mga players na nag-evolve ang laro. Ang mga young wing players or mga point forwards ay basically kaya maglaro ng lahat ng posisyon sa opensa at depensa. Ang ilan sa kanila ay sina Ben Simmons, Jason Tatum, Luka Doncic at si Giannis Antetokounmpo. At kung sa NBA nga ay unti-unti na nagkakaroon ng positionless basketball, posible din kayang mangyari ito sa Pilipinas? Well, sa kasalukuyan nga ay dinodominate ni Junmar Fajardo ang PBA gaya ng ginawa noon ni Shaquille O'Neal sa NBA. At sa akin pong opinion ay medyo magtatagal pa bago makita natin ang positionless basketball sa PBA. At ito nga ay dahil meron ang diga na dominating center sa katauhan ni Junmar Fajardo. Although unti-unti na nga natin itong nakikita sa UAAP at sa NCAA. Gone are the days na nga na ang mga sentro ay nananatili na lamang sa shaded area to post up and grab rebounds at ang mga gwardiya nga na nagdadala na lamang ng bola. Mabilis ang pag-evolve ng larong basketball sa mga nagdaang taon. From the traditional game nga, ngayon ay unti-unti na itong nagiging positionless basketball. Maganda naman ang naidudulot ng ganitong sistema dahil ang mga players ay natuturuan ng mga skills outside their natural positions. Maaring mahirap totally mabago ang traditional basketball game involving traditional positions. Ngunit ang mga young generation of basketball players ay unti-unti itong binabago. At ang resulta nga ay team-oriented basketball game kung saan mas kapanapanabig at masarap panoorin ang larong basketball.